Hello guys, good morning. Another vlog, so na sinisip ko na ko. And I'm going to, nakalimutan ko mag-take ng aking Ozempic kagabi kasi napunta kami sa birthday party. So ito yung ginagamit ko ngayon guys. Ozempic guys. Kasi guys, hindi ko to ginagamit sa pagpapapayat. Wow, isa sigurong reason para magpapayat. Pero ang pinaka-importante dito guys sa maano na to, sa gamot na to, is that I was prescribed because when they asked me to do a blood work or basta pina-check nila ako, nagpa-blood works ako, chinek nila yung aking lahat ng blood ko, tinignan nila yung creatinine, tinignan lahat na matitingnan. So guys, na nakita doon na malapit na akong magkaroon ng diabetes. That was last year I think. Yeah, no, nagpa-check up ako. So nasa border, almost borderline na ako guys. Kaya I was able to get the prescription from my pharmacy, my manager. So siya yung pharmacist. So she is a prescribing pharmacist. So with that blood works, with that findings, so I was able to get this prescription. Guys, ano siya? It's not a very very cheap medication. Mostly talaga yung mga diabetes o kaya borderline diabetes, katulad kong malapit na magka-diabetes, because my blood pressure before was like 181 over 100 I think. So malapit na akong magkaroon ng heart attack, magkaroon na akong maputulan ng ugat if ever mag-raise lalo yung high blood ko. And because we have also a family history na like my dad and my aunt, basta sa family, sa side ng father ko, my dad passed away for his after his 7th attack. So talagang kailangan kong alagaan yung sarili ko, and this is one of the medication, plus I'm taking amlodipine also guys. Every night iniinom ko 7.5 milligram na amlodipine, and with the help of this, kumakain man ako, yes, pero hindi ganon karami ang nakakain ko. Nalilimit nito yung pwede kong ma-accumulate na sugar. So ang diabetes kasi guys, isa rin sa nagpapa, kaya but because of that, this one kasi guys, it may cause blurriness. So lalong tumataas yung prescription ng mata ko because I'm taking Ozempic, but it's also helping me guys with to maintain my sugar level. So ayan guys, matagal na ako, mag 1 year na ako guys na nagagamit nito. Sa October. So far so good, not so big like before, but not so thin naman like before. But it's okay. So ngayon guys, nasa 1 milligram na ako. So iniikot ko lang siya yung ganyan. Nag-start ako sa 0.25 yung pula, ang box. Then now, ito na yung green. So pinaka mataas na tong 1 milligram sa akin. Yung iba guys, nagto 2 milligram na. So kaya dalawang ganito ang prescription na binibigay sa kanila. So kasi hanggang 1 lang na ganyan. And then pwede mong ulitin para 2 ang ipopoke mo sa tummy mo, or kung kaya mo naman dito, na-try ko dito masakit, or kaya sa thigh. So pwede mo siya. Ayan guys. So not all can use this. Kaya yung iba, masyado silang hype, nagagalit sila kasi yung iba daw ginagamit, bumibili ng ganito, nagkaubusan nito ha. Nagkaubusan nito this year lang. Yung iba na pharmacy clinic, yung pharmacies, nag-ano sila, nag-compound dito. Kasi nagkakaubusan. Pero, ayan guys. And it's not very cheap. Natingnan ko guys, dati 200 something lang to. Ngayon 251 na. Nagdagdag na ulit sila guys. And praise God kasi ako ay may benefits. Ako kay daddy at benefits ko. So nako-cover niya ang benefits na to. Pati yung sa mata ko guys, talagang sobra, hindi mura mag-monthly ano dito. So thanks God kasi meron kaming benefits.
So ayan guys, so ito yung Ozempic, famous nito sa US, and nagkakaroon ng labanan ba ang mga sabi, eh yung bakit yung mga nagpapapayat nag-hoard daw ng ganito, pero yan. Yung mga nagpapapayat naman guys, siguro hindi nila kasi kaya makontrol yung cravings nila. So this is also a great help. Kahit kumakain ka, pero hindi ganun karaming kain. Yung parang konti lang, busog ka na agad. So ito guys, mag-pok na ako ha. Hindi ko ipapakita kasi nandito yun sa baba ng ano ko. Yan. Tapos bibilang lang ako ng 1 to 10. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, minamassage-massage ko, guys, yung part na pinoke ko para mag-spread out yung gamot doon sa ano ko. Tapos, may makikita mo, meron pa siya, oh. Ayan. So, ginagamit ko to for 1 month. So, every Saturday dapat. Pero, okay lang dahil wala naman akong pasok ngayon. Yung una kong ginamit ko to, guys, merong side effects na parang gusto ko lang matulog ng matulog, tsaka yung masakit yung ulo ko. Pero ngayon, okay na. Nalagpasan ko na siya. So, pag-uwi, yan. So, meron pa akong remaining na 9 ml. Ibig sabihin, meron pa akong after nito, meron pa akong 3 pwedeng i-dispense na ganito. So, ayan. At, yeah. So, pag umuwi ako, kukuha ko ng 2 box. Para pag uwi ko, meron akong daladalang gamot. Ayan, guys. Bye-bye. Pupunta pala kami ng Costco kasi meron kami mga bibilin. Bye! God bless!